ako'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso at isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin yaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong inisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang tapakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyo lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibalik mo kaming muli sa iyong piling at upang ganap na pakinabangan namin ang 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Hubugin mo sa iyong aral ang aming kalooban sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Levitico. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, magpakabanal kayo sapagkat akong Panginoon ay banal. Huwag kayong magnanakaw, manlilin lang o magsisinungaling. Huwag din kayong manunumpa sa aking pangalan ng walang katotohanan, pagkat iyon ay paglapastangan sa ngalan ko. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ang inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad sa inyong pinapagtrabaho. Huwag ninyong aapihin ang mga bingi at lalagyan ng katitisuran ang daraanan ng mga bulag. Matakot kayo sa Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag kayong hahatol ng walang katarungan upang mapagbigyan ang mahirap o suyuin ang mayayaman. Huwag ninyong ipamamalita ang kasiraang puri ng inyong kapwa ni sasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako ang Panginoon. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, pangangaralan mo siya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ay sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos, pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral sa parati. Pati nga mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Nawa itong salita ko at ang aking kaisipan sa iyo ay makalugod, Panginoon ko't kanlungan. O ikaw na kublihan kong ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at duluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya ang kanyang kanan, sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakita may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito,
Ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayi pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. At ako'y may sakit at nasa bilangguan, hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawalan ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at di namin kayo pinaglingkuran? At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga tao, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Ang ating pagbasa at ating ebanghelyo ay may mga salitang magkakasalungat o nagkakatunggalian. Narinig natin ito sa ating ebanghelyo at sa unang pagbasa. Ito yung ilan lamang pero napakarami pa nito kung nakinig kayong mabuti. Buhay, kamatayan, ginawa, hindi ginawa, mabuti, masama, kaliwa, kanan, tupa, kambing, langit at apoy ng imperno. Pati na yung mga nabanggit doon, nauhaw, hindi pinainom, nagutom, hindi pinakain. No? Mga magkakasalungat na salita na nagtutunggalian. Ang ating ebanghelyo, ito po ay patungkol sa ating sasapitin balang araw na lahat tayo ay mamamatay. Nahaharap tayo sa Diyos kapag tayo ay namatay na. Ito yung tinatawag nating paghusga ng Diyos. Immediately, kapag namatay tayo, lalagutan tayo ng hininga, haharap tayo sa Panginoon. Huhusgahan niya tayo kung paano tayo nabuhay. Ano ang pinagagawa natin nung tayo ay nabubuhay pa? At hindi natin mga pinagagawa nung tayo ay buhay pa. Yung mabuting dapat gawin, hindi ginawa. Ang ebanghelyo natin ngayon ay paghahalintulad sa Panginoon na darating bilang isang pastol. Ilalagay niya balang araw sa kanyang kanan ang mga mabubuti, ang mga tupa, ang mga masasama naman sa kaliwa, ang mga kambing. Nabanggit sa ating ebanghelyo, ilang beses itong binanggit, 4 na beses yata. Makikita natin dito yung mga bagay na dapat nating ginagawa sa ating kapwa. Ito po yung tinatawag nating corporal works of mercy. Yung pagpapakain sa nagugutom, pagpapainom sa mga nauuhaw, pagbibigay ng damit sa mga walang damit, yung pagpapatuloy sa mga walang bahay, pagdalaw sa may sakit, at pagdalaw din sa nasa bilangguan. May kulang ditong isa, yung paglilibing sa bangkay. Ito po yung tinatawagan sa atin ngayon na dapat nating isagawa. Ngayong panahon ng Kwaresma, tayong lahat ay inahamon ng 3 bagay na gawain. Yung pagdarasal, pag-aayuno o pagsasakripisyo, at pagbibigay o paglilimos. Kung tayo ay nag-aayuno, yung fasting or abstinence, dito dinidisiplina natin ang ating mga sarili sa paraan ng ating pagkain. Kung ano ang pinapasok natin sa ating bibig, doon din nakikita ang katakawan natin. Lahat ng araw ng Biyernes sa panahon ng Kwaresma, tinatawagan tayo na mag-ayuno, yung mag-abstain sa pagkain. Kung ano ang nagbibigay sa atin ng tunay na sarap. Hindi lang basta karne. Ano pinagdudulot sa akin ng sarap, ng pleasure?
pwede ko itong iiwasan at hindi gagawin. Ano yung mga halimbawa nito? Kayong mga nag-opisina, halimbawa, kapag lunchtime na, pwede po ba kapag Bernes ng panahon ng Kwaresma, ano ba yung pwede kong i-give up? Baka lagi kayo nagpa-fast food. Pwedeng ihinto muna kapag Bernes ng Kwaresma. Pag nag-out na kayo sa opisina, magkakape kayo sa mamahaling coffee shop. Iwasang mag-shopping. O kaya naman yung mga bisyo, pwedeng tanggalin. Yung paninigarilyo, hindi muna ako iinom ngayon kasi fasting ngayon, abstinence. Kasi Bernes ngayon ng Kwaresma. At yung matitipid na pera o hindi nagamit na pera sa pag-iwas sa mga pagkain o sa mga gawain ganito, ito yung ibibigay natin sa ating kapwa. Dito na tinatawag yung pagbibigay, yung paglilimos. Kahapon kung nagsimba kayo, matatandaan ninyo, nagkaroon tayo ng second collection. Ito yung alay kapwa collection na ginagawa natin. Dito natin inihuhulog yung mga bunga ng ating pag-aayuno o pagsasakripisyo. Mga kapatid, mahirap magsakripisyo, mahirap mag-ayuno. Pero dahil alam natin na yung ginagawa natin ito ay merong saysay, ito ay patungo lagi sa ating kapwa, kaya ito ay nagiging madali. Ngayong panahon ng Kwaresma, tayong lahat ay hinahamon, tinatawagan. Nakalimutan ang ating mga sarili, lumabas tayo sa ating mga sarili upang isipin at makapasok tayo sa buhay ng ating kapwa. Ang buod ng panahon ng Kwaresma ay isang salita lang, pag-ibig, pagdarasal, pag-ibig natin sa Diyos, pagsasakripisyo at pag-aayuno, pag-ibig natin sa ating mga sarili, paglilimos o pagbibigay, ito naman yung pag-ibig natin sa ating kapwa. Binanggit na sa atin sa Ebanghelyo, ano yung dapat ibibigay sa ating kapwa. Ang tanong dito, bilang deboto ng Poong Jesus Nazareno, mahalagang tanungin natin ang ating mga sarili. Saan ako dinadala ng aking pagsisimba dito sa Quiapo at pagdalo sa Eucharistia? Saan ako patungo sa aking pagdidebosyon sa Poong Nazareno? Pagtutunggalian ito ng dalawang salitang magkakasalungat. Ako ba ay nagiging mabuti o nagiging masama? Iniisip ko ba ang aking kapwa at deboto o lalo kong iniisip sarili ko muna? Nagiging madasalin ba ako o ito ay pakitang tao lamang? Nagsasakripisyo ba ako para sa kapwa o drama-drama lang ang lahat-lahat? Magbigay at ibigin ng kapwa o mamatay tayo ng makasarili at ang bagsak natin sa impyerno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inihahayag ng Panginoon ang misteryo ng kaharian ng Diyos sa mga taong buong pagmamahal na kumakalinga sa mga dukha at nagugutom. Sa bawat panalangin ang itutugon po ng lahat, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway maging isang tahanan para sa mga naliligaw ng landas, ulila, mahihina at bigo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mayayamang bansa naway taimtim na magsagawa ng mga hakbang upang makatulong sa pag-unlad ng mahihirap na bansa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga napariwara
at mga itinakwil ng lipunan, naway maakit sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagkakawang gawa. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo kami. Sa ating mga tahanan, lugar ng hanap buhay, at sa pamayan ng ating kinabibilangan, naway maipalaganap natin ang paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo kami. Sa katahimikan, ating itaas sa Diyos ang ating mga pangpersonal na panalangin. Ama, nababatid namin ang iyong walang hanggang pag-ibig para sa lahat ng tao. Kaya may pagtitiwalang inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa ngalan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, pagkat aking iniibig sa'yo, Ama, aming handog ang inapayatalak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay galugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang aming paghahain upang sa iyong pagtataguyod ay pabanalin nito ang aming pamumuhay at ipagkamit kami nito ng iyong awa at kapatawaran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino't yaman, para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang, bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gabin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon
inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sanang mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabyak puso, kay sanang mga apostol at ang lahat ng mga banal na labuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami, adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan." Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Alipin
announcement, ang lahat po ay inaanyayahan na dumalo sa ating Lenten Recollection bukas, February 28, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito sa ating simbahan. Ang ating pong tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Hans Magdurulang, ang ating parokyal bikar. Maraming salamat po. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na March 2, Huwebes sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Patuloy pong pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tangen sa Quezon Boulevard lamang o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo ngayon sa iyong banal na piging, naway mapakinabangan ang buong pagkatao namin upang ang iyong kaligtasang dulot ay aming kamtin at ang kagalingang kaloob mo ay ganap na tamasahin sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-iibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain po kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,